napakamangmang na talaga ng mga Pilipino na isipin natin na ganun-ganun na lang pinapaikot sa gobyerno. Bakit ko masasabing napakamangmang isipin ang mga Pilipino ukol sa pangyayari nitong EBS-CBN? 70 versus 11. 80 hodas ang nagpapanalo, ang nagwagi na siyang totally magsarado ang EBS-CBN. Anong Grisman Divina Grace po ay Grace Yo? Ha? Hindi ba niya naririnig ang sigaw ng mga tao ng District 3? Ng Zamboanga del Sur? Ha? Sino ba ang nagluklok sa kanya? Ang Duterte administration ba? Oo, hindi. Malamang oo. Dahil ang gobyernong Duterte ang kaniyang pinapakinggan, hindi ang taong naglukluk sa kanya para magiging congressman siya ng District 3 ng Pasambuanga del Sur. Kung ang EBS-CBN, mga kababayan, kung ang EBS-CBN, napakalaking kumpanya, napakaraming Pilipino ang natutulungan, napakalaking ambag sa bayan, ay basta-basta na lang napatiklop ng Duterte administration. Ano pa ang usapin? Issue lang ng prangkisa. Hanggang dumating kung ano-ano ng mga issue. Hanggang dumating, kaya ba may congress hearing? Para saan pa ba yun? Para saan pa ba yung kongreso na yan? Kanino ba talaga kayo nanunumpa? Sa watawat ng Pilipinas o sa mukha ng diktador ng bansa? Tinakpan, piniringan ng gobyerno ang kongreso. Kaya hindi nakakarinig sa sigaw ng taong bayan. Pero malinaw dito, umpisa pa lang, kitang-kita ko na umpisa pa lang, nagpapahawak na kayo sa ala komunistang pangulo. Malinaw pa sa sikat ng araw na may sariling interes ang gobyerno sa Dambuhalang TV station na yan. Dahil kung wala, kahit umaabot pa ng 100 congress hearing, kung mapapatunayan at mapapatunayan na may paglabag ang EBS-CBN na ito, tsaka na sila magdesisyon. Pero 12 hearing lang, ginastusan lang, tapos nakahanda na pala ang total result. Putang ina na lang talaga kung ikaw ay maniniwala pa sa gobyernong ito. Napakaputang ina mo talaga kung ikaw ay maniniwala pa sa Pangulo. Ngayon yung sasabihin sa akin na matino pa ang leader nyo, matino pa ang leader ng mga Pilipino. May gobyerno pa ba ang bansang Pilipinas? May gobyerno pa ba ang mga Pilipino? Stand with President pa rin ba kayo? Stand with President pa rin ba kayo samantalang lubog na ng utang ang bayan nyo? Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan ko kayo. Kailangan nyo ako. Hindi ganun kadali. Ang iaalay ko ang pangalan ko para sa bayan. Hindi ganun kadali, mga kababayan. Sangkatutak na panglalait, sangkatutak na pangbabastos, sangkatutak na pangmumura. Pero tinanggap ko yon para sa inyo. Inaalay ko ang identity ko. Inaalay ko ang pagkatao ko. Magising lang kayo. Pero ang pagbabago pa lang inaasahan mo ay ganito. 'Di ba? Tataktanga. Tataktanga lang naman eh. Hello mga ka-Reality of Life. Welcome back to my channel. This is Dadrick again. As usual, bago tayo mag-umpisa, I would like to say mega shoutout sa lahat ng aking subscribers, sa mga patuloy na sumusuporta. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyo. At kung di ka pa nakakapag-subscribe,
As I'm always saying, it will be your decision if you find that this channel will fit your taste. So, don't forget to subscribe. So, if not, wala naman tayong magagawa. Sabi ko nga ganun. I cannot invite and I cannot please everybody. Just talking frankly, dahil sabi ko nga, with this channel, everything will be in a fair opinionated system. I'm giving my own opinion. So, you have your own opinion. You respect mine, I respect yours. Pasensya na, it will be better to be frank and easy para mas maganda ang ating pag-uusap. Ayan. So, ito na naman. Nakita na naman natin siya. Alam mo, nakakasakit ka talaga ng ulo. OFW in Taiwan, Linsilawan eh. No. Unang-una, paanong naging mangmang ang lahat ng Pilipino dahil napasara ang ABS-C? Anong kinalaman ng sambayan ng Pilipino sa pagsasara ng ABS-C, Ben? Dahil may mga pumanig isara, so kamangmangan na. May mga pumanig na wag isara, lalo na yung mga apektado. So, lumamang yung ano, kaya mangmang na lahat ng mga Pilipino. So, sige, take it. Yan ang pananaw mo eh. Sabi ko nga, irirespeto ko opinion mo, di ba? Then, you talk about your congresswoman Grace Yu ng Zamboanga del Sur, isa sa huda sa 70, no? At yung 69 pa. Linawin ko lang, no? Yung kasing yung 70 is 70. Hindi sa Tagalog, no? Hindi 80. Di pag ginawa 80, nadagdagan pa. Eh, ang bumoto lang, ilan lang. Okay? Oligarko, kayang patiklupin. Oh, di ba? Laging sinasabi, pag maliit, well, hindi kaya yung malaki. Pag tinira yung malaki, reklamo kayo. Yan ang sinasabi na, damn if you do, damn if you don't. Saan ba talaga pupunta? Tirahin si ganito, tirahin sa ganyan, re-reklamo kayo. Yung sinasabi sa war on drugs before, nung tinira yung mga big fish, puta kayo, may karapatang pantao. May tinira, saan balulugar talaga? Sino ba dapat ulihin? Sabi nyo, hulihin yung malaki para matigil yung maliit. Nung nadisgrasya yung malaki, daming ngaw-ngaw. Paulit-ulit, ganun lang naman kasi lagi kayo, di ba? Then, issue lang ang prangkisa, dumami ang issues. Tadami yung issues kasi may batas na sinusubaybayan yung franchise nag-handle no ng committee yung franchising committee regarding sa may mga dapat kasing sundin doon sa batas. Okay? Then remind ko lang sa iyo kasi ang dami mong nyaw-nyaw. Hindi ko naintindihan kung naiintindihan mo ba yung pinagsasabi mo or you're just having those kinds of scripts do sa grupo ninyo, di ba? Walang free vlogger. Ito, ako, I'm a free vlogger, no? Ayan, ewan ko kayo. Kasi ako, I'm just making my own reaction at the same time. Kaya nga sabi ko nga, nakakatuwa kasi you're having your supporters and talaga namang, yeah, everybody can have their supporters and lucky for you. Pero yung dumami yung issues, may batas kasing sinusunod, no? Kumbaga sa ano, may requirements. Karulan na pag natrabaho natin bilang OFW, may requirements, di ba? Hindi ka naman pwedeng maging caregiver kung electrician ka. Wala ka namang kinalaman sa caregiving pagdating sa part na yon, di ba? So, may kanya-kanyang requirements ang bawat angle. Congress hearing para saan? Kailangan yung kasi yung Congress, yung mababang kapulungan, sila yung group, may grupo doon sa Congress, not all the congressmen and women. Ang bumubuo ng tinatawag na committee. May committee para doon sa franchise committee. So, mag-i-hearing yung Congress, di ba? May sariling interest ang gobyerno sa istasyon. Unang-una, nabanggit ko nga sa iyo, no? Yung prangkisa is a privilege. Hindi mo karapatan. So, kung dapat mang bawiin sa kanila ang gobyerno, is yung kanilang, ano, yung frequency, no, na pribilehyo. So kung hindi na meet yung sistema, babawiin yun. Yung kumpanya nila, kanila yun. Ngayon ang hinahabol kung tungkol sa sinasabi na nagbayad sila ng 1.4 billion at si GMA nagbayad ba? O lagyan natin same, oh, parang hindi na ako malito, baka magkamali pa ako ng figures eh. O lagyan natin 1.4 pareho. 1.4 sa isang taon, yung GMA. Yung ABS-CBN, 1.4 billion for how many years? Tapos ang laki nung kanilang kinikita. So, may magic, di ba? Kasi minsan sabi nga eh, ako, sinisita ko yung mga nasa nanunungkulan. No, pinupun ako. Pero, yung sistema ng kumpihan ko dahil mali,
ng idolo na sinasabi mo, idolo namin kaya kami nakasawsaw dito, no? Hindi eh. Wala kasing ano, it's not idealism, no? It's about respect. As I explained to you from my very first reaction video, no, nangangangaw-ngaw ka nung una na uwi nga sa munti ka ng ma-deport, no? Hindi kasi yun yung factor, di ba? Ayan, sige, sisihin mo yung congresswoman yun na hindi nakikinig. Kaya nyo nga hinalal yan eh, representative ninyo. Di ba? So sana, nung sinasabi, yung baguhin natin, i-amyandahan natin yung sistema, gawin nating parliamentary, or ano ba tong isa, di ba? Na sinasabi na inilalatag nilang baguhin ng konstitusyon. Ayaw nyo rin. Kung ginawang ganon yung sistema, di may kanya-kanyang kapulungan sa bawat lugar na ilalatag at hindi lahat yung sa namumuno nagmumula. Wala nga puntahan sa inyo, kumabig sa kaliwa, kumabig sa kanan. Wala rin, di ba? Basta ngaw-ngaw lang kayo ng ngaw-ngaw. 100 Congress hearing, nabanggit mo, umabot ng ganun, 12 lang. Yung 12 nagreklamo ka na eh. Dahil sa gay gastos talaga. Tapos kung 100 pa, edi lalo na. Ano na nangyari? Sila na lang na sinalatit. Sila na nga laman ng social media eh. Sila na lang sila na natutukan. Ang daming dapat gawin. No, may ginagawa sa ibang batas, bakit daw inuuna yun? Eh, ano ba talaga dapat unahin? Yung sa COVID-19, may batas na eh. Di ba? May pinatupad ng batas. Ngayon, kung yung mga tao nagmamatigas ang ulo kahit nung kahigpitan ng quarantine, natural sisihin na yung kakatigasan ng ulo ng mamamayan. O kasi mamamatay sa gutom, ganito, 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 ganyan. Ang daming... mamamatay sa gutom ba yung nagsasabong? Mamamatay ba sa gutom ba yung nagiinuman ng alak? Mamamatay ba sa gutom yung naglalakwacha lang? Hindi ng dahilan ng paglabas. O, sabihin mo nga. Di ba? Meron talagang sadyang matigas ang ulo. Yun ang sinasa. Ayan, mga rally-rallying ginagawa. Di ba katigasan ng ulo yan? Ngayon, sa dami ng ginagawa nilang rally-rally, sama-sama, wala na silang pakialam pa para mabuksan yung ABS-CBN. Ano nangyari? Ang daming mga bagong cases. Sino na naman na may kasalanan? Gobyerno na naman. Yung 12 nga, nagreklamo ka na. May ginastos. Natural, may gastos. Pag sumutang pang paabuti na 100 para mahimay lalo, ano pang dapat himayin? Natapos na nga yung hearing, di ba? Tapos, may total result na bago pa mag-umpisa. Sure ka? Eh kung sigurado kayo, yung sa grupo ninyo, maglabas kayo ng ano, ng proof. Hindi yun. Anong nangyayari kasi sa inyo? Is more on ngyaw-ngyaw, kaw-kaw, kuda-kuda. Wala namang proof. Pare-parehas eh. Magmula dun sa iniidolo mo eh. Di ba? Then, ano pa yung angle? Di ba? Meron pa sinasabi na mukhang mala terorista ang panggulo. Mukhang mala terorista ang gobyerno. Uy, kung may sabi niya na. So, ibig sabihin, yung terorista, ganun na sistema. Di ba? Parang kontrolado nilang lahat. Iba kasi yung dictatorship sa communism. So, sa bibig mo nagmula yan. Mukhang sumala, di ba? Tapos, matino pa ba ang gobyerno, ang Pilipino? Di ba? Tapos mumurahin mo lahat ng tao. Di ba? Kung ganyan ka, PI ka, ang tanga mo. Wow! Then, yung ano yun, yung sinasabi mo na ibinibigay mo yung pangalan mo sa amin. Teka mo, sino ka ba? Who are you to i-alay yung pangalan mo? Ano ba yung pangalan mo? Who are you para sabihin na to be the hero? Playing the hero? Para sa mamamayan? Of what? Who the hell are you? Para sabihin na iniaalay mo yung identity mo para magising kami. Hindi kami tulog. Gising na gising kami. Kung nag-iisip kami, opinion namin yun, pananaw namin yun. Opinion mo yan, pananaw mo yan. Hindi yung dahil inaalay ko ang buhay ko sa inyo. Bakit? Magpapabaril ka sa luneta? Go! Diba? You want to be a hero, play a hero, go! But don't pull people out regarding your agenda at propaganda regarding dito sa pagkakasara ng ABS-CBN. It is handled by the lower, no? Tatlong estado, tatlong parte ang estado ng bansa, 'di ba? Ekzekutibo, judicial at yung ano, executive. Anong tawag natin dito?
Yan sa yung sa gumagawa ng batas, legislative. So legislative, judicial and executive. So dumaan naman sa proseso, di ba? Ano bang proseso pang gusto ninyo? Yung tao magde-decide eh, tanggalin na natin lahat ng nanunungkulan. Tapon nyo na rin yung mga iniidolo nyo. Kayo, may iniidolo. May iniidolo kayo, may iniidolo kami. Pare-paresan tayong tanga. Hindi yung pag may iniidolo kayo, gusto nyo iupo dyan, totoo. Pag kami may sinasabi, tanga kami. PI kami. Di ba? Eh, sabi nga, you don't respect them. You are calling out about kalayaang pamamahayag. Laya nyo, di ba? Laya ng lahat. Oh, then, stand with the president pa rin ba kayo, mga tanga? Ganito. We will keep on standing with the president as long as we find that what he is doing is good for the country. Ako, sinabi ko nga sa sarili ko, may mga vlog ako na sinasabi sa presidente na kailan mo ba sisibakin yan? Ano bang meron yan? Bakit hindi mo? Even me, sinisit akong presidente. Pero yung bastusin ko yung presidente, hindi ko nga binastos yung mga presidente yung hindi ko gusto eh. Oh. Tapos pa, yung pa kayo presidente yung nakita kong pinipilit mabagong Pilipinas. Sa dami ng kontra nyo kasi kaya nahihirapang baguhin ang sistema sa Pilipinas. Sabi nga, instead of complaining, comply. Kung talagang gusto nyong magsanib pwersa at maging iisa, uubra naman eh. Pero yung sa grupo nyo, wala kang ginawa. Konting kibot, wag di mautot, kontra. Wag di maigik, kontra. Di ba? Tapos, ano to? Senyales ng tanga? Eh ano to? Senyales ng matalino? Ha? Pag ito matalino, pag ito tanga, eh di, sabi ko nga, para parehas tayo, tanga to, tanga rin to. Pare-parehas tayong tanga. Dahil pare-parehas tayo may kapananaw. Pare-parehas tayo may opinion. So lahat tayo tanga. Mas balanse yun, hindi pwedeng maging tama ito, mali ito. Walang ganun. Bugak. Ayan. Kaya sabi, yan di ko maintindihan kung sa nagmumula yung mga naglalaro sa utak mo. Guys, mahaba tong video na to eh. So kinuha ko lang yung mga parte na ano. If you want, sabi ko, pwede kong i-upload dito yung buo. Halos isang oras yun eh. Kung tsatsagain nyo, tsinaga ako para unawain ko eh. Ang problema, hindi ko naunawaan eh. Sight, circling, redundant, pointing, na walang puntos. Saan mo nakita yung pwedeng umabot 100 yung Congress hearing? 12 lang, natapos na, may decision na. Bago pa nag-umpisa, may resulta na. Yung 12, nagreklamo ka kasi ginastusan. 100 pa kaya? Dito na lang ginugol? Iba na presidente nun. 100 session ng Congress. Iba na presidente nun. Kung naiintindihan mo yung pinagsasabi mo, sigurado ako dun. Nakakailang session lang ang Congress sa loob ng bawat taon. Aba, matutong mag-research, matutong magbilang, huwag kuda ng kuda, huwag putak ng putak. Oh, lahat sa presidente ang sisi dahil sa nabanggit niya, dahil sa nangyari nun dati. Tapos na yun, umandar. Kung ang presidente ay nag-design yan, umpisa pa lang, wala ng Congress hearing. Yun ang sinasabing diktador. Hindi na dadas sa Congress hearing. Ngayon ko ang pananaw mo, Judas yung 70, Santo yung 11. Minalas lang talaga sila sa 11. Diba? Nagpakawala ng 11,000 employees. Tumaas pa naging 11 million. Nagkaroon tuloy sila ng 11 na boto. Sa mamagandang itaya yan, 11. Tuwan-tuwa sa weteng yan, no? Pompiang 11. Pwede bang ano? Sa mapairarapol yan, puro uno-uno-uno-uno eh. Ano, di ba? Yun lang naman yun, Lin eh. OFW in Taiwan. Most of the time, you're trying to prove something that you are trying to be a hero of the Filipino people nang wala naman kaming maintindihan. Dahil sa bagay, naiintindihan ka siguro ng mga followers mo dahil pare-pares kayo ng mindset. Ganon kasi yun eh. Ako kasi, yung mindset ko kasi is on both sides. Pinakikinggan ko yung gusto nyong ipahayag, pinakikinggan ko yung ipahayag nito, tsaka ako nagbibigay ng sarili kong opinion. Pero sabi ko nga, yung sa mga pinagngangak-ngak ninyo, magbula doon sa matataas na idolo ninyo, no? Yung sa pangalawa, kasunod ng presidente, di ba? Pababa. Parehas kayo eh, pag nagsalita, ano eh, hindi ko alam kung riddle, or ano ba yung pag yung batang nag-umpis ang magsalita, parang ganon. Walang sense, walang logic, hindi ko makuha kung sa patungo, kakaliwa, kakanan, didiretso, naharap, tatalikod, upo, tatayo. Ano ba? Ganun ang takbo. Ang daming ikot-ikot.
Kaya, kahit pati kami, pag nagsasalita ako sa inyo, ikot-ikotin kami. Kasi, ganun na sistema nyo eh. But, for God's sake, no? The Filipino people right now ay gising. Meron pa kayong pa-survey-survey na 75% ng Pilipino. Pabor. Ilan yung in-interview? 1,000? 1,000? Sa 750, 75%? Sambayan ng Pilipino na? Parang yung pinagyayabang mong EDSA Revolution? Ilang milyon ng tao noong time noong 1986? Nagkaroon lang ng ilang tao dyan sa EDSA? Sambayan ng Pilipino? Na ang katotohanan, hinarangan lahat ng daan na magagawa sa probinsya para sa suporta kay Presidente Marcos? I am alive at that time. Sabi ko nga, may ilang presidente ng Pilipinas ang dinaanan ko. Kaya kung magsasalita ka, alam ko rin naman yung istorya. Ang problema, hindi ko binasihan yung istorya na gawa-gawa na para sumikat. No? Walang kinalaman si Ninoy Aquino, tandaan mo to, nung EDSA Revolution. Iba yung pinaglalaban nila in Rile na biglang-bigla isinupalpal lang ganito. But ilang taon nang patay si Ninoy Aquino bago nangyari 86 Revolution, ha? Okay? Kaya, isang paalala lang yung parte na yun. Nabanggit kasi sa EDSA, magmamarcha raw sila. Hindi ko na sinama masyado maraming balita tao na ano. Tapos bakit kami lalabas? Pandemic. Andyan nga, panay rally. Andyan nga, panay labas. Walang binubusalan. Malayang malaya yung mga kasamahan mo doon. Nangangangaw-ngaw. Ayun, yung iba may sakit na. Sige, labas pa. Siya nawa. Sabi ko nga, huwag na kayong tamaan ng COVID. Lumubog na lang kayo sa lupa. Nang mawala na sana kayo sa mundo. Kayo lang namang magugulo ang nagpapagulo. Sabi nga, kung pwede nga lang bang ipagdasal na bigla na lang kayong higupin ng lupa lahat sabay-sabay. Luluwag ang Pilipinas, gaganda ang takbo, mawawala ang mga kontrabida, pero katulad nga ng isang pelikula, walang kwenta pag wala si kontrabida dahil walang buhay ang isang magandang kwento. So, ayun lang ang masasabi ko. Kayo na humusga, mga kaibigan, kung paano tayo tinignan, kung paano tayo minura, kung paano tayo nalipusta, at ipinagyayabang na inaalay ko ang buhay ko, ang pangalan ko. Shit. Diba? So, as I'm saying, I'm giving my own opinion, but I want to be balanced about things dahil hindi ko maintindihan paano naging mangmang ang sambayanan at naging Judas yung 17 congressman. At paanong nagkaroon ng tinatawag na may total result na bago pa nag-umpisa yung Congress at para saan ba yung Congress na yan? At komunistang sistema, etc., diktador, ang dami, no? So, wherever it will be, it will be. Diba? Sabi nga sa kanta, que será, será. Okay, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong pakikinig, sa inyong patuloy na pagsubaybay. Again, this is Dadrick talking about the reality of life. As I'm always saying, life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced. If you find this topic interesting, don't forget to put your comment down. Don't forget to click like if you find it good. Sabi ko nga, di ba? And if you want to find more, if you want to hear more, if you want to follow this channel, don't forget to subscribe. Don't forget to hit that notification bell and click all so you will not miss any new updates from me. Sa mga kapwa ko AFW, ingat, ingat, ingat sa ating mga mahal sa buhay. Ingat, ingat, ingat. Kung wala nila namang gagawing importante sa labas, manatili sa bahay, disiplina ang kailangan upang maging ligtas. Sa aking pamilya, Mommy, I love you so much. To my two kids, Jake and Tracy, I love you guys. God bless us all.